Sa Philippine mythology, mayroong isang manlilikha, isang kataas-taasang Diyos. Kilala siya bilang Bathala, may kapal o lumikha. Si Bathala ang dakilang tagapangasiwa ng San Sinukob, ang tagapag-alaga ng kalikasan at mga nilalang ng daigdig. Ito naman ang sariling bersyon ng ating mga ninuno noon bilang Zeus ng mga Griego. Alright, welcome sa Karunungan PH. Kumusta ka kaibigan? Ngayon naman ay ating pag-usapan ang kwento ni Bathala at kung paano siya naging pinakamataas na Zeus. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Umpisahan natin ang kwento sa tatlong Diyos na umiiral. Noong unang panahon, mayroong tatlong makapangyarihang Diyos na naninirahan sa San Sinukob. Sila ay sina Bathala, Ulilang Kaluluwa at Sigalang Kaluluwa. Si Bathala ang tagapag-alaga ng lupa at siya rin ang pinakamakapangyarihan na Diyos. Si Ulilang Kaluluwa ay isang malaking serpent o ahas na nakatira sa mga ulap. At Sigalang Kaluluwa naman ang may pakpak na Diyos na mahilig maglakbay. Ngunit ang tatlong Diyos na ito ay hindi magkakilala. Minsan ang pinangarap ni Bathala na lumikha ng mga mortal, ngunit pinipigilan siya ng mga lupa na gawin ito. Habang si Ulilang Kaluluwa, na kasing lakas ni Bathala, ay mahilig bumisita sa mga lugar sa daigdig, at ang lupa ang kanyang pinakapaboritong puntahan. Hanggang isang araw, nagkita ang dalawang Diyos. Nang makita ni Ulilang Kaluluwa si Bathala, ay hindi ito natuwa, dahil alam niya na mayroon palang isang Diyos na makapangyarihan maliban sa kanya at maghahari sa mundo. Kaya hinamon niya si Bathala na makipaglaban sa kanya upang mapagpasyahan nilang dalawa kung sino ang karapat-dapat na maging pinuno ng San Sinukob. Pagkaraan ng tatlong araw at tatlong gabi na labanan, ang hambog na si Ulilang Kaluluwa ay tuluyang napaslang ni Bathala. At sa halip na bigyan siya ng maayos na libing, sinunog ni Bathala ang labi ng ahas hanggang sa maging abo ito. Makalipas ang ilang taon, ang ikatlong Diyos na Sigalang Kaluluwa ay gumala sa tahanan ni Bathala. Malugod niyang tinanggap ang may pakpak na Diyos at inanyayahan pa niya itong manirahan sa kanyang kaharian. Sila ay naging tunay na magkaibigan at namuhay ng masaya at mapayapa. Sa kasamaang palad, nagkasakit ng husto Sigalang Kaluluwa na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago siya namatay, inutusan niya si Bathala na ilibing siya sa lugar kung saan nasunog ang bangkay ni Ulilang Kaluluwa. Sinunod naman ni Bathala ang sinabi sa kanya ni Galang Kaluluwa. Mula sa nilibingan ng dalawang patay na Diyos, ay tumubo ang isang mataas na puno na may malaking bilog na bunga at ito ay puno ng niyog. Kinuha ni Bathala ang bunga nito at binalatan at napansin niyang matigas ang panloob na balat nito. Ito pala ang shell ng niyog at ito ang nagpapaalala sa kanya ng ulo ni Galang Kaluluwa. Mayroon itong dalawang mata, isang ilong at isang bilog na bibig. Ang mga dahon nito ay kahawig ng mga pakpak ng kanyang mahal na kaibigan na may pakpak. Ngunit ang katawan ng puno ay matigas at pangit, tulad ng katawan ng kanyang kaaway, ang ahas na si Ulilang Kaluluwa. Napagtanto ni Bathala na handa na siyang likhain ang mga nilalang na gusto niyang kasama niya sa lupa. Nilikha niya ang mga halaman, mga hayop at ang unang lalaki at babae na ayon sa kwento, ito raw ay sinamalakas at maganda, ang kauna-unahang lalaki at babae sa mundo. Nagpagawa si Bathala ng bahay para sa kanila mula sa puno at dahon ng mga puno ng niyog. Ang sabaw naman ng niyog ang kanilang iniinom at ang puting laman nito ang siya namang kanilang kinakain upang mabuhay at hindi sila mamatay sa gutom. Ang mga dahon nito natuklasan nila na ito pala ay mainam para sa paggawa ng mga banig, sombrero at walis. Ang hibla naman nito ay maaaring gamitin para sa paggawa ng lubid at marami pang iba. Mayroong magkaibang kwento at pangyayari tungkol sa paglikha sa daigdig at kung sino ang mga kasama ni Bathala noong wala pang laman ng daigdig. Ang isa pang kwento ay ganito. Sa simula, noong bata pa ang mundo, ang mga Diyos na sina Bathala, Amansinaya at Amihan pa lamang ang tanging nilalang na umiiral. Si Bathala ay Diyos ng langit at si Amansinaya ay Diyosa ng karagatan at ang dalawa ay matagal ng mahigpit na magkaaway. Araw-araw sinusubukan nilang malampasan ang isa't isa. Ginamit ni Bathala ang kanyang mga lightning bolts at kulog. Gumaganti naman si Amansinaya gamit ang kanyang mga alon at bagyo. Baka nalilito ka sa kwento at sa pangyayari. Ibang pangyayari na ito. Kung kanina ang kasama ni Bathala ay sina Ulilang Kaluluwa at Sigalang Kaluluwa,
Sa kwento namang ito ay sina Amansinaya at si Amihan ang kanyang mga kasama. Ibalik tayo kina Bathala at Amansinaya. Araw-araw na lamang nag-aaway ang dalawang Diyos. Hanggang isang araw, nagpa siya si Amansinaya na ipadala ang kanyang bagyo sa langit upang magdulot ito ng matinding pagkawasak. At upang pigilan siya, naghagi si Bathala ng mga malalaking tipak ng bato na nagmumula sa tuktok ng mga bundok. Lumikha ito ng libu-libong isla sa ibabaw ng dagat. Naayon sa kwento, ito ang naging kapuluan ng Pilipinas. Si Amihan, na tagapangalaga ng Hanging Hilaga, ay nagpasya na itigil na ang tensyon sa pagitan ng Diyos at Diyosa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aanyong ibon. Pagkatapos ay lumipad siya pabalik-balik sa pagitan nila. Dahil dito, ang langit at dagat ay naging mas malapit kaysa sa dati. Sa puntong nagkasundo na ang dalawang makapangyarihang nilalang, nagpasya sila na tapusin na ang gulo at maging magkaibigan na lamang. Bilang tanda ng pagkakaibigan nila, nagtanim si Bathala ng binhi sa ilalim ng karagatan. Hindi nagtagal, tumubo ito at naging isang kawayan na lumalabas sa gilid ng baybayin. Isang araw, napadpad si Amihan dito. Nang tinitigan niya ang puno ng kawayan, narinig niya na may kakaibang tinig na nagmumula sa loob ng kawayan. Narinig niya ang tinig na nagsasabing, "O Amihan, tagapangalaga ng Hanging Hilaga, tulungan mo kaming makalabas sa kawayan na ito." Tinuka ng ibon ng kawayan at nahati ito sa dalawa. Mula sa piraso ng kawayan, lumabas ang isang makisig na lalaki na pinangalanan ni Amihan bilang Malakas. Maya-maya pa ay lumabas din ang isang marilag na babae. Pinangalanan naman ito ni Amihan bilang Maganda. Pagkatapos ay dinala ni Amihan ang dalawa sa isla kung saan siya nakatira. Lumipas ang panahon, nagkaroon ng napakaraming supling sina Malakas at Maganda. Ngunit nang lumaki na ang kanilang mga anak, ay hindi nila mapakinabangan ang mga ito dahil sa sobrang katamaran. Hanggang isang normal na araw, inutusan nila ang kanilang mga anak na magtrabaho sa bukid. Ngunit sa halip ay wala silang ginawa. Nang makarating ng mag-asawa sa bahay, napansin nilang hindi sinunod ang kanilang mga tagubiling. Humingi ng patnubay si Malakas sa Panginoong si Bathala kung papaano niya mapapamahalaan ang kanyang mga anak. Nanalangin siya sa dakilang Diyos. Si Bathala ay nagpakita naman sa kanya at sinabing, "Hayaan mong ang iyong galit ay maipakita sa lahat. At ito ay gagawa sa kanila sa kung ano ang nararapat sa kanila." Nang maglaon, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mga anak ni na Malakas at Maganda na humantong sa pagbubugbugan ito sa isa't isa. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimulang magtakbuhan palayo ang lahat ng kanilang mga anak. Ang ilan ay nagtago sa ilalim ng mga misang kawayan na ayon sa kwento, ito raw ang pinagmulan ng mga alipin. Ang ilan naman sa kanila ay pumasok sa nasusunog na kaldero at ito ang ninuno ng mga aita sa mga isla. Ang iba naman ay umakyat sa rooftop at naging dato ng mga nayon, habang ang ilan ay umakyat sa itaas ng mga puno at pinaniniwala ang naging mga karaniwang tao. Ang mga tumakas sa kabundukan ay naging mga mangangaso at ang mga tumakbo sa dalampasigan ay naging mangingisda. Kahit na magkahiwa-hiwalay ng mga ito at may kanya-kanya ng mga lahi, ay hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang Panginoon na si Bathala. Nananalangin pa rin sila sa kanilang Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Sinasabing ito ang naging pamana nila sa kanilang mga angkan o sa kanilang mga salindahi bago pa man dumating ang mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa at magdala ng relihiyon. Ayon sa alamat, ang ating mga ninuno sa ilang lugar at lalo na sa mga distrito ng bundok, kapag namatay ang ama, ina o iba pang kamag-anak, nagkakaisa ang mga tao sa paggawa ng isang maliit na idolong gawa sa inukit na kahoy at dinadasalan at iniingatan nila ito sapagkat naniniwala silang ito ang magdadala ng kanilang mga mensahe na nais iparating kay Bathala. Alinsuno dito, mayroong isang bahay na naglalaman ng 100 o 200 mga Diyos-Diyosan. Ang mga larawang ito ay tinatawag ding anito sapagkat sinasabi nila na kapag namatay ang sinumang tao, sila ay pumupunta kay Bathala upang maglingkod. Kaya't sila ay naghahain sa mga anito ng mga masasarap na pagkain at inumin kasama ng mga gintong palamuti bilang handog at hilingin sa kanila na maging tagapamagitan para sa kanila sa harap ni Bathala na kanilang itinuturing na Diyos. Sinasabi pa na ang salitang bahala, mabahala o bahala na ay isang minanang salita mula sa ating mga ninuno na nangangahulugan na bahala na si Bathala na magbibigay sa isang tao ng matinding tapang
na harapin ang panganib at sa mga pangangailangan ng tao. Kahit na gaano man ka makapangyarihan si Bathala sa kwento, ay hindi pa rin ito pwedeng gawing matibay na basihan upang maniwala tayo na ito ay totoo at umiiral. Hanggang ngayon, nananatili pa rin itong kwentong bayan. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Hanggang dito na lamang po ang ating episode ngayon. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod!